Yan po, ito po ang ating demonstration kung paano gumagana ang ating apps na spy. Ang ating app na spy ay para po sa ating mahal sa buhay, kunyari po ay ating asawa or boyfriend or girlfriend na gusto po natin ma-spy kung siya po ay may kalaguyo, kung may kabit ba siya, or kung anong ginagawa niya sa buhay para maka-make sure tayo, di ba? Nang hindi niya nalalaman na nagre-report yung cellphone niya sa cellphone mo, nang hindi niya nalalaman. So, papakita ko lang po sa inyo, ito po ang inyong cellphone kunyari. Yan po ang inyong phone. So, inbox po siya, wala pong laman pa yung message. Mamaya, dadating din yung message pag nag-evaluate na tayo. So, yan po. At ito po, ang cellphone ni girlfriend, ito po yun. Cellphone ni girlfriend, number niya, tapos ito po yung kabit niya, ito po yung cellphone, ito po yung number ng kabit niya, okay? Ayan po, itetext po natin ang kanyang kabit, ito po yung kabit niya. So, itetext po natin ha, ayan po, number 0929-671-009. So, itetext po natin, kunyari, ayan po, baby, saan ka? Wala asawa ko dito. Punta ka, dali. Oh, so, isi-send natin dyan. Pag sinend to, automatic, marireceive ng cellphone mo kung ano yung tinext ng asawa mo or girlfriend mo. Kung sino ang tinext niya at kung anong text niya at kung anong oras niya. Ganun kaganda yon. So, send po natin. Yan po. Sinend ko na po. Medyo matagal ang ano, pagsisend. Ang signal po natin ay ayan, nasend na. So, automatic, dumating na po siya dito. Ito po yung text. Baby, saan ka na? Ayan po, baby, saan ka na? Punta ka na dito, dali. At, punta po tayo dito sa cellphone natin. Ayan po, may new message na po rito sa cellphone mo. Yung report, ito na po yung report. Ayan po, outgoing SMS from 09, ano, tinext niya kay 092907. Ayan, yun po yung number ng kabit. Baby, saan ka? Baby, saan ka na? Asan ka? Punta ka dito. Wala asawa ko, diba? Ayan yung text. Tapos, ayan nga, ayan yung oras nga, yung 8:45 PM. So, ayan. So, edi natanggap mo yung kung anong tinext niya at kung anong oras at kung sinong, at kung anong number yon. Ngayon, syempre, si kabit magre-reply. Magre-reply po si Kabit. Ayan po. Sige. Sige. Punta ko. O, kunyari, nag-reply si asawa ng ganyan. Ayan po yung text. Sige. Punta ko. Sinesend po natin. Ngayon po, nasend po. Automatic. Makakatanggap po ng reply yung inyong asawa or girlfriend. At automatic matatanggap din dun sa kabilang cellphone. Ayan po. May text na po. Ang sinabi ay sige punta ako. Punta na ako. So syempre automatic matatanggap mo rin. Ayan po. Ang sinabi rito ay sige punta ko. Ayan, galing kay 0929, ayan na-receive, 'di ba? Ng 8:49 PM. So ayan yung kaninang tinext ng girlfriend mo. Baby, saan ka? Ito yung ni-reply ng kabit niya. So bali, sa matatal, lahat ng conversation nila, kung anong oras, kung anong batuhan nila ng reply, matatanggap mo nang walang sent items dito. Sent items dito ng asawa. Kunyari, ito yung kung number mo nandito, number mo, di ba? Wala rito sent items na nagsesend sa yung report na kung ano yung conversation nila. Conversation, sorry. Ayan po, so bali, pinaka ano po yan. So, yan po, napaka-importante po yan sa inyo. Pero kailangan, lagi po kayong handa kung ano po mababasa nyo. Pero, 100% sure, mauli nyo po ang inyong asawa or boyfriend or girlfriend sa pamamagitan ng application na to. Napaka-husay at napaka-ganda. Actually, pati yung mga tawag, kung sino tumawag, kung anong oras at gano'ng kahabang oras tumawag siya at kung ano number at or kung ano number tinawagan niya, matatanggap din sa text. So, yun nga. So, blah, 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 blah. No? Kahit mag-replyan sila, marireceive mo pa rin yan. Tapos nga, ganun lang. So, ayan po pinaka-buod po ng ating application na
papatunay po na tunay po siya na napaka-helpful po siya na application. So, ayan po. Pwede rin po nating maano yan, malagay po sa ating, kunyari, kapatid or ating anak. Kunyari, anak nyo, kung may anak po kayo, pwede rin po ilagay natin sa cellphone ng anak nyo para mabantayan po. Para mabantayan po natin kung siya po ay nagbo-boyfriend girlfriend na ba, kung pumapasok ba siya o hindi. Yan, napakalaking tulong. Malalaman nyo po kung anong bawat galaw niya sa pamamagitan ng application na yan. So, nga pala, meron din pala tong application na dagdag na, di ba, minsan pag nagkakabit po sila, nagpapalit po sila ng SIM card para pan-text lang po sa ano, malalaman po din yun. Kasi pag magte-text po dito yon sa cellphone nyo kung nagpalit siya ng SIM card at kung ano number na ang pinalit niya. At ganun pa rin po, matatanggap nyo pa rin po yung mga conversation kahit iba na po number niya. Kasi nakatanim na po sa cellphone, itatanim po kasi, nakatanim na po sa cellphone yung application ng application na yun. So pag once na nakatanim na yun dito, hindi niya makikita, patuloy pa rin po magre-receive yung ano, yung text. Actually nga, kahit manakaw nga po yung actually kahit manakaw po yung cellphone ng asawa nyo or girlfriend, malalaman nyo pa rin kung sino ang nagnako. Kasi syempre papalitan SIM card yan, so ganyan. So pag ginamit niya or benta niya, malalaman niya kung saan lugar, di ba? Malalaman mo yung number kung sino nagnako. So may update pa rin kayo. Maraming pong ano, may iba-ibang pong paraan para makatulog din tong app, di lang po basta sa pangkabit or something like that. So yun lang po. Maraming salamat, and for more details, basahin niyo lang po yung description sa ating video sa baba. At thank you. This is Jason Morales, ang ating pinaka-sure buyer natin. And thank you.